Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga Siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. We shall be like Him. Yan po ang panawagan nating mga Kristiyano. Isang malinis na pamumuhay tulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Ang goal po natin sa buhay na ito ay Christ-likeness. At gaganapin po yung lubos ng Panginoon sa kanyang pagparitong muli. So unang-una po, you are called to a higher calling. Dapat makita po ninyo sa mga talatang ito, we are called to be Christ-like. At sabi po sa Philippians chapter 2, verse 15, tayo daw po ay blameless and pure. Dapat po sa buhay na ito. Dahil ang henerasyon na ito ay tunay nga pong napakasama na at kailangan po magliwanag tayo. Shining like stars in the universe. At yan po ay ginawa na ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan po ng kanyang pagkilos sa atin nung tayo na born again, kailangan lamang po lumakad po tayo na may unawa, na tayo po ay may mataas na calling. Pangalawa po ay, you are created for a noble purpose. So, ibig sabihin po pala sa buhay na ito, dapat po makita natin na tayo po ay nilikha ng Diyos para po sa isang noble or katangi-tanging gawain. Noble purpose po. Yun po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 21. So verse 19 po, sinasabi po dyan na ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. At sabi po doon sa verse 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So ibig sabihin po pala, ang buhay natin ay magiging kagamit-gamit kung tayo po ay lumalayo sa kasamaan. Sa Judges chapter 13 hanggang 16, makikita po natin yung buhay ni Samson. Ano po, bagamat siya ay may higher calling, pero nag-compromise po siya sa kanyang lifestyle. Kaya po napahamak po siya. Yun pong iiwasan natin. At alam niyo po, in order for you to be consecrated for God, kailangan wag po tayong magko-compromise. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts. May mga bagay na dapat na tayong layuan, mga tao na dapat iwasan, at mga maling gawain. At alam po natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, ang kasalanan ay tinutulad sa isang yeast o libadura na napapaalsa nito yung buong masa. Kaya dapat po i-consecrate natin yung ating mga buhay in order for us to be useful for the master. So ibig sabihin na ang buhay natin kailangan ay magamit ng ating Panginoon for a higher purpose. At ito ay tunay na magningning at kagamit-gamit sa kanya pong harapan. At panghuli po, lagi nating isipin na you are designed to conquer sin. Huwag nating isipin na tayo talunan sa kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 14, sin shall not be your master. At alam naman po natin na ang kasalanan ay nagsisimula po yan sa isang desire. So ibig sabihin sa James chapter 1 verse 14 to 15, bago pa lamang ito magsimula, dapat na natin talunin. So paano po natin tatalunin? Dinidescribe po ang kasalanan sa Genesis chapter 5 verse 7 na parang isang hayop na nag-aabang na lalapas sa atin. Sabi rin sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang diablo po ay nagro-roam like a roaring lion, ano po, at naghahanap ng masisila. So kailangan po, bago pa lamang magsimula ang kasalanan, talunin na po natin sa ating mga isipan. Sabi po sa James chapter 1 verse 14 to 15, ano po, kasi po what constitute an action is an intention. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, huwag daw po nating i-offer yung parts of our body to sin, at sa halip ay i-offer po natin yung ating mga katawan as instruments for righteousness. At alam niyo po, malinaw po sabi sa Romans 6:14 na sin shall not be your master kasi you are now under grace. You can do all things through Christ who strengthens you. At kaya mo yung pagtagumpayan, kapatid. You are designed to conquer sin. In Christ Jesus, kaya mong magtagumpay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!